understanding, though, of the need to develop angles, and that comes straight down the middle. Although that left hand landed for back out and maybe hurt Floyd Mayweather. Magandang araw sa lahat. Tank Davis vs Ryan Garcia ay nakatakda sa April at Charlie Suarez nilalayon na maging world champion sa 130 pounds. Pag-usapan natin yan mga kaboxing. Isa sa pinakamalaking laban na inaabangan ng ating mga boxing fans sa wakas ay tapos na ang kasunduan habang inihayag ng Golden Boy Promotions na si Gervonta, Tank Davis vs Ryan Garcia ay nakatakda sa April 22 at ang venue hindi pa na natukoy. Si Davis na may record na 28 na panalo, walang talo, at 26 nito ay sa pamamagitan ng knockouts, at Garcia na may 23 na panalo, walang talo, at 19 nito ay sa pamamagitan ng knockouts ay matagal nang magkaaway sa social media, ngunit sa wakas ay ito na ang pagkakataon na ayusin nila ang kanilang gusot sa ring. Ang super fight ay unang inanunsyo noong nakaraang taon. Pinili ni Davis na manatiling abala sa laban noong nakaraang buwan laban kay Hector Luis Garcia kung saan nanalo siya sa pamamagitan ng technical knockout sa round 9. Samantala, huling lumaban si Garcia noong June ng nakaraang taon laban kay Javier Fortuna kung saan nanalo siya sa pamamagitan ng 6th round knockout. Kilala sa kanyang mabilis na kamao at power. Pinili ng 24 taong gulang na social media star na dumiretso na sa laban kay Davis at kinansela ang napabalitang laban sa ating kababayan na si Mercito Hesta. Inihayag ni Davis sa pamamagitan ng kanyang Twitter account noong Biyernes na maglalaban sila sa April 22 pero hindi pa binanggit ang venue. Ang kanilang mga koponan ay gumugol sa nakalipas na ilang linggo sa pamamalansa ng mga revisyon sa kanilang mga kontrata, ngunit ang mga isyong iyon ay nalutas na at isa sa mga pinakamabenta, mataas na profile na laban sa boxing ay opisyal na ngayong nasa schedule. Ang target na petsa para sa Davis Garcia ay April 15, ngunit ang dalawang panig ay sumang-ayon sa linggong ito na itulak ang kanilang Showtime pay-per-view na laban sa isang linggo, na magbibigay sa kanila ng mas maraming oras upang ipromote ito. Dalawa sa pinakasikat, polarizing knockout artist ng boxing ay nakatakda na ngayong maglaban. Ang MGM Grand Garden Arena at T-Mobile Arena ang kanilang mga pangunahing opsyon para sa isang venue. Ang mga organizer ng kanilang laban ay, gayunpaman, ginalugad ang posibilidad na dalhin ito sa Allegiant Stadium ng Las Vegas Raiders. Si Davis at Garcia ay magkikita sa isang contracted catch weight na 136 pounds sa kanilang 12-round non-title fight. Sa ibang balita, nilalayon ng ating kababayan na si Charlie Suarez na maging world champion sa 130 pounds. Nilalayon ng dating 2016 Olympian at tatlong beses na gold medalist ng Southeast Asian Games na si Charlie Suarez na manalo ng World Super Featherweight kahit na ito ay para sa International Boxing Organization o ABIO. Ang hindi pa rin natatalo na si Suarez na may record na 14 na panalo, walang talo, at 8 na panalo sa pamamagitan ng knockout ay nakatakdang labanan ang Australian na si Paul Fleming na wala ring talo na may record na 28 na panalo at isang tabla, na may 22 na panalo sa pamamagitan ng knockout ngayong March 15, 2023 sa Sydney na may 4 na international title na nakataya kabilang ang para sa IBO Intercontinental Super Featherweight Crown na sinanction din bilang World Title Eliminator. Kung matatalo ni Suarez si Fleming, umaasa siyang makakasama ang kababayang flyweight na si Dave Apolinario bilang IBO World Champion sa pamamagitan ng paghaharap kay reigning IBO Super Featherweight titleist Anthony Cassis ng North Ireland sa kanyang susunod na major fight ngayong taon. Mula nang sumali sa mga paid ranks noong 2019, ang taon na napanalunan niya ang kanyang huling SEA Games na gintong medalya sa lightweight sa Manila, ang pro career ni Suarez ay gumanda lalo na may 14 straight wins. Kabilang sa mga kilalang biktima ni Suarez, sina Tumjun Mangubat, Carlo Magali, at Indonesian Defri Palulu na maliwanag niyang tinalo para sa WBA at IBF Asia, at sa mga Philippine national titles. Kung magtagumpay, si Suarez ang magiging kauna-unahan nating World Super Featherweight Champion since Manny Pacquiao noong 2008. Yan muna ang update natin sa ngayon mga kaboxing. Isulat lang sa baba ang inyong mga komento at babasahin natin yan. Ito po si Boxing Sports Zone.
Sana ay suportahan nyo ang aking munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pag-hit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong videos. Maraming salamat po at sana'y pagpalain tayo ng may kapal.